at ako yung binigyan ng oras at panahon upang kumanap sa iyong banal na halay. Nabalik ko po, Ama, ang matakas na papurit sa kasamba. God is good! All the time! All the time! God is good! The will of the Father! Yes, I will! Yes, I will! The will of the Father! Palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos natin. Amen? Natuloy nga po ako yung parang sabi nga po ng ating disciple. Ganun nga po siya ay meron lakad. So, kapatid, sabi niya, no? Mag-take place ka muna sa akin. Sinabi naman, sino ba ako para tumanggi? Eh, lahat tayo, pag sinabi ng Ama, ikaw ang maging papayag ng aking salita. Amen. Yes, Lord. Hindi po ba? Sino ako para tumanggi upang magpahayag ng kanyang mabuting balita? Amen? Ano, napakaganda ng ating pagsasaluhan. Ngayong hapon ay tutungkol sa Ebanghelyo, no? Na parang ito'y karugtong kahapon, no? Sa pagpapagaling, sa pagpapalaya ng masamang espiritu. No? Sabi nga po, ako ang bugtong na anak na nagsubo sa akin upang humayo sa sanlibutan, upang ipahayag ko at ipangaral ang mabuting balita tungkol sa pamahari ng Diyos. Amen? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen? Humugot. No? Sabagat ang ating Panginoon sa Kristo ay pinagkalooban na ng ating Panginoon Amang Yahweh ng lahat ng kapangyarihan upang magampanan niya, upang sapagkat ang ating Panginoong Hesus Kristo, mga kapatid, siya ay nangangaral ng mabuting balita ng ating Panginoon. At siya ay nagpapagaling din, no? At mapapalad din tayo, mga kapatid, sapagkat tayo ay binigyan ng bunga at regalo at kapangyarihan na nagmumula sa banal na Espiritu Santo. Amen. At kaya na rin, tandaan natin mga kapatid, kung ano man ang nagaganap noong kapanahunan ng ating Panginoon Jesu Kristo, ay ganun din ang nagaganap dito sa ating kapanahunan. Amen? Sapagkat, alam na rin po natin, kaya na rin po natin magpalaya ng masamang Espiritu at magpagaling ng mga may sakit. Magpalayas ng masamang espiritu. Sapagkat kung sagana ang ating lamang, kung wala tayong kapangyarihan na nagmula sa banal na Espiritu Santo, mga kapatid, hindi po natin kakayanin. Sapagkat ang ating kalaban ay mga prinsipe ng demonyo. No? Alam naman po natin na ang mga prinsipeng mga demonyong ito ay malakas din ang kanyang kapangyarihan. Ngunit, hindi naman siya magtatagumpay at mananalo sa ating Panginoon. Di po ba, mga kapatid? Palakpakan natin sa ating Panginoon. Kaya nga po ako, magsishare lang po ako ng konti, no? Dahil ito po ay true to life na nangyari sa ating buhay. No? Nang hapong yun, ako po'y nasa Tarlac pa, tumawag nag long distance po ang aking anak at ang sabi, nanay, si Amor po, lumalaki ang tiyan. Siyempre, na-warning na alert po ko kung bakit gano'n. No? Kung bakit lumalaki ang tiyan ng anak ko. No? Ang sabi, bakit anong nangyari? Eh, napakain daw po si Amor. Siguro, ng pagkain, eh alam niyo naman mga tao, pagka naiinggit, para lang gumagawa sila ng hindi karapat-dapat sa kanilang kapwa. Eto si nanay, no? Hindi, pabaya mo, ako pupunta dyan. Kaya sa madalsalita, ako po ay nagbiyahe. Ngunit mga kapatid, sa aking pagbiyahe, no? Doon pa lang po sa terminal ng Florida,
ako na po ay nilulubog na ng masamang espiritu. Diba? Pero nung mga oras na yun, talagang ang sabi ng mag-thanks daw, nag-thanks po ako. No? Nag-thanks po ako. Siyempre, silent deliverance, hindi wala naman po nakakaalam sa akin. Nakakaalam ng mga ganong kaganapan. Di po ba? At yun po, eh, pinatitinginan na po ako ng mga tao. No? At ayaw na po nila akong isakay dahil nga po baka daw nga po may nangyayari sa akin hindi maganda. Eh kasi gumagano na po ako eh. Gumagano na po ako, gumagano na po ako. Talaga mga kapatid ako. No? Ito po yung nangyari sa akin. Ngunit hindi po ako natakot eh. Hindi ako natakot. Kasi bakit po kamo? Ako po ay humayo. Hindi lamang ako isa. Kundi kasama ko ang ating Panginoong Hesukristo. Bakit hindi lalakas ang loob ko na labanan ang masamang espiritu? Kapag hindi po ako nag-iisa, kasama ko. Yeah. Nung ako, sabi ko nga po, eh ayos ko, isa kayo hindi po. De lumapit po ako, magandang gabi po, sir. Sabi ko, eh pasensya na po kayo kung ano pinakita niyo sa akin. Eh ito po eh, bilang emosyonal, bilang ina. Sapagkat po yung anak ko, merong dinaramdam sa kanyang kapatid. Ay, ganun ba? Sabi nga, opo, sabi kong ganun, kaya okay ka na ba? Okay na, okay po ako, sir. Dahil sumakpit na sakay nila ako. Eh, kalmado naman ako. Kasi pag ganun-ganun sila, eh, pag kalmado ko, nag-pipray ako. Hindi po ba? Sapagkat hindi ko naman po magagawa talaga yun. Kung ako'y walang kapangyarihan na pinagkalog ng banal na Espiritu Santo. At siya kong pinanghawakan, hindi ba? Pinanghawakan ko, anytime. But sana ko nagpupunin. Kasama ko si Kristo. Hindi ako nagpupunin. Palakpakan natin. At ngayon nga po, bago ako dumating, yung anak ko pala, eh dinala na sa albularyo. No? Tingnan nyo, pansinin natin mga kapatid, kung anong kilos ng masamang espiritu. Di po ba? Pagdating po ng mga anak ko roon, sabi po ng albularyo, ay hindi na ako nang gagamot. Di po ba? Bakit hindi po kayo nang gagamot? Hindi po ba eh, yung ano eh, kahit po naman ang kakilala dito albularyo na nag-gagamot ng mga ganito. Di po ba? Kasi, alam ng albularyo yun, kung sino ang padating. Di po ba? Kung sino ang padating. Sino ba ang padating? Kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Di ba? Natatakot sila. Di po ba? Oh, natakot. Natakot yung mga gagamot na yun. Kasi, may darating na susupin sa kanya. Oh, di po ba? Hanggang sa dumating po ako doon, nakita ko nung may anak ko. Mataba ang anak ko. No? Mataba pero lumapad sa kanyang mga palakas. Lumapad po. Tapos nakita ko, putlang-putla ni anak ko. Eh, sabi ko, anak, anong nangyari sa'yo? E di, pagtapos magmano ng anak ko, sabi ko, nay, sabi sa akin, siyempre, yung lukso ng dugo, siyempre, iyak ka. Pero, bakit kayo iyak? Saan kukuha ng lakas ang iyong anak pag nagpakita ka ng kahinaan? Siyempre, hindi po, di ba? Kasi pag umiyak ka, nangihina siya eh. O, kaya sabi nung, ano nangyari sa'yo? Nay, meron akong nakakain. Sabi niya, hindi ko alam kung bakit ako nagkagalit eh. Yan. Ito na po ang punto. Sinasabi ko na, ano ang nagagawa ng kapatiran sa atin ngayon? Kung bakit na noong nag-umpisa pa po tayo, napakalaki po ang nagawa ng kapatiran. Heto, hindi ko na alam ang gagawin ko. Siyempre, nagdadasal ako ngayon. Tumawag ngayon ako sa mga cellphone. Sampu'y mga gawain. Kapatid, asan ang seno? Kasi ang hinahanap ko talaga yung katulad yung mga talagang, ayan, si Sister Ness. Number one. Siyempre number one si Kristo, pangalawa si Sister Ness na nakatulo sa akin. No? Ay, walang gawain dito, ganito, ganito. Eh, tingnan ninyo ha, yung cellphone ni Sister Ness, hindi gumagana. Pero nung time na yon, bakit gumana at nakontak ko si Sister Ness? Tingnan niyo ang kilos ng ating Panginoon. Hindi po ba? Sister Ness,
kasi yung ganito, ganito yung anak ko, ganito, ganito. Ang sabi sa akin, nag-usap kami ni Sister Nef through cellphone. Then, anong gagawin mo? Mag-glucinagia ka. Yeah, no? Ano niyo kung gano'ng ka-powerful ang glucinagia? Mag-glucinagia ka, tapos ganito, ganito. Ginawa ko na te. Oh. Ngayon, mag-ano ka ng itlog, no? Ipainom mo sa kanya yung pula. Yung puti ng itlog, yung pula hindi, no? Eh, kakakailan mong anak mo? Nay, kapal mama. Hindi anak, kailangan mo to para lumabas na. Kailangan mo. E di, ininom naman. Mamaya, nag-vomit siya. Ako, nagalit ako si Entry. Bakit mo uminuma? Hindi na yung nakainom ako. Ah, oh, ito. Nyo na. Kumbaga sa ano, nailabas niya yung masamang nakain niya. Yung naipakain sa kanya. Dito ba? Oo. Oh. Sabi ko, praise the Lord. Sabi ko. So, nagmamalit ka kung paano ano ko. Kung paano na. Pero nakikita ko, parang may iba na yung awa niya. Ano? Ang dito ka, asabi ko, hindi mo ako pinapayaan. Tama po ba kapatid? Pinabayaan na ba tayo natin, Panginoon? Ho? Yeah. Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Lagi po siyang nasa atin. At siya po ay gumikilos sa bawat ito. Lalong-lalong na kung ikay tumatawag sa kanya na may sincere ang pangyong pagtawag, dumarating siya parang tigla. At nangyari na po sa akin. Kasi sa totoo lang po, dalawang beses na po akong namatay. Pero, binuhay niya ako eh. Binuhay ako ng ating Panginoon. Yan po ang hindi alam ng mga anak ko, ng mga kasama ko, hindi po pa. Diba? Kasi may kinukumpara sa akin yung din kapatid, yung kapatid din ako. O bakit siya hindi naman ano, hindi naman lagi siyang umaalis, umahalis. Eh, bakit gano'n? Hindi ko naman masabi, tingnan mo ang buhay. Di ba? Kapag ikaw ay hindi tumunod sa kalooban ng ating Panginoon, ang iyong buhay ay magiging walang pag-uhay. Amen. Amen. Parang ako natin ako. No, kaya sabi ko naman niya, away dito, away doon. Di ba? Eh, oo nga, naniniwala ka. Pero sabi niya, sa tabas yung sumusunod ka lamang. Patay ang pananampalataya. Pero kung ang pananampalataya mo ay buhay at may gawa, kapatid, para kong nanalo. Huwag ka nang tumaya sa sugal, tumaya ka kay Kristo at sigurado nananalo ka. Ito po yun. Kasi marami talaga tayong nakitaanan na sa magandang at ito naman po na ito po ay tunay na pa. So ito na po, yun na, okay na. Nay, sabi-sabi mo, anak, uuwi na po sa bata. O sige, anak, upat, pupunta na ako sa kapatid mo, dadaan ako para magpaalam sa iyo. At ito nang gilip ito. O po, nay, sabi niya. So ito na po, gabi po. Checkpoint ang dami, checkpoint na nakikita namin, lahat pinahihin ko. Tingnan ninyo kapatid ang kilos ng ating Panginoon. Dumadaan ang aming sasakyan, pero panay na ang aking husky. Hindi mo magkabayaan na ma-checkpoint pa kami. Kaya kasi nga lahat pinagbababa. Ano ang kilos ng ating Panginoon? Hindi kami nakita na mga nag-checkpoint. Dire-diretso lang kami. Naniniwala kayo? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Dito ba? Kaya powerful talaga po ang ating Panginoon. Nung nakita ko po yun, in-reorder po yung anak ko, tapos gumawa din po ako ng holy water. Hindi po ba sabi, kaya mag-iwan ng holy water, maglagay ka ng tubig sa bako, tapos lagyan mo ng asis, try over mo, holy water na yun. Hindi po ba? Yung pong dahanan ng aking anak, panay kapupunuan. No? Ang dami mga punong malalaki.
At then, sabi ko lang po sa aking mga anak, na alalayan niyo lang ako, lalabas ako. Sabi ka nito, lumabas po ko, paninasabi ko ng holy water. Huwag din ba kung pakinggan ng mga anak ko, mabait mo ang pinanak ko. Huwag din ba kung pakinggan. Pinapupatan. Eh, yung anak ko mag-a-undergo sa ultrasound. Diba? Pero nung nangyari yung kaganapan na yun, hindi na po na-ultrasound yung anak ko. Bumalik na po sa normal ang kanyang parang. Tingnan nyo mga kapatid, ang kilos ng aking puno. Sa pagpapalayas ng masamang espiritu, hindi ganun kadali. Kaya napakapalad natin mga kapatid, sa pagdating tayo ay nagbigyan ng bunga at regalo sa Panginoon na nagmumula sa banal na Espiritu Santo. No? Kasi kung hindi po, ano bang ang mumunang natin dyan? Ano bang dapat ilalaban natin dyan? Wala eh, di ba? Kaya nga sabi nga, yung mga kaganapan na yan, kung hindi ka pinatatatag ng ating Panginoon, marami yung mga pagsubok eh, di po ba? Diyos o kayamanan. Di po ba sabi niya? Kapag ikaw ay naglilingkod mga kapatid at tumingin ka sa pera, sira ang ministeryo. Di po ba? Ngunit kung ang inuuna mo ay paglilingkod sa ating Panginoon, kasunod niyan ang pagpapalang siksik at umakamba. Sapagkat lalugod sa iyo ang ating Panginoon eh. Siya ang inuuna mo eh. Bago ang lahat. Teka, before anything else. Sabi na yun, di ba? Di ba kapatid? No? Unahin mo siya. Kasunod na eh. Bubuksan na yung bintana. At ibubuhos na ang pagpapala. Di ba? Nasiksik-liklik at umakabi. Amen. Hindi ba? Lalong-lalo na na tayo po ay nasa bagong Jerusalem na. Amen. Di po ba? No? Nandito na sa atin ang kapayapaan, kagalingan, pag-ibig, at palakasan. Di po ba? Natanggap niyo na po ba yan, mga kapatid? Amen. Di po ba? Kaya napakaganda eh. Ngayon po nasa bagong Jerusalem na po tayo, nakikita ninyo ang kaibahan noon at ngayon. Di po ba? Nagawa, sabi nga nung ating kapatid, may luma, may bago. Ito po yun. Eh yung luma, napagdaanan na po natin yun eh. Walang luma, wala pa po tayong kamalayan. Ngayon po, may kamalayan na tayo. Di po ba? Alam na natin ang ating ginagawa. Di po ba? Kaya nga sabi, pag-ibig. Sapagkat ang pag-ibig. Ang salita ay pag-ibig. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon sa Diyos. At yun lamang ang katagang pag-ibig. Sapagkat yun ay nagmumula sa salita ng Diyos. Ang siyang gagapi sa alimang mga mamasasamang elemento. Di po ba? May magagawa ba sila? Kung ang salita ng Diyos ay mapapakinggan nila, may magagawa ba sila? Wala eh. Ngunit tayo ay may magagawa mga kapatid sapagkat ang salita ng Diyos ay atin ang tinanggap sa ating katauhan. At iyan ay atin ang ipinaralagana. Hindi po ba tayo mahayo sa bawat sambayan upang iakyat ang mabuting balita ng ating Panginoon tungkol sa kaligtasan at sa pagkakali ng Diyos. Kaya nang ating tinanggap na, andito na ang kaharian na ang templo sapagkat ito ang templo ng Diyos. Kapag ang templo ito ay nawasak, paano pa? Wala na. Nawasak mo na eh. So, kailangan kapag ang yan ay nandito na nananana sa ating puso, iyan ay ating pagyamanin, ating mga kapatid. Sapagkat tayo, ng ating tinanggap yan, tayo po ay nagkaroon na ng bagong kamalayan, bagong isip at bagong puso. Di po ba? Yung mga lumang isip, lumang puso, nakawasan sa puno. No? So, ngayon po, tayo po ay
nananap.